Okay, para sa mga gustong mag-business at mag-franchise, so Decoy's Lechon House. Yun. Pinaka sikat na franchise na hinawakan niya. Siya mismo ang nag-create ng ingredients. Ito naman yung pinagtrabahuan niya before. So, dahil siya nag-work noon, siya nag-create. So, may karapatan siya na sabihin yung achievement niya. So, ito yung balamban. Yan po. So, siyang nag-market, siyang nag-manage ng recipe. So, siyempre, lahat naman ng nagtatrabaho for how many years to being successful sa company. So, kung stable siya doon, kung gusto niya, pwede naman siya mag-exist doon sa work na yan. But of course, lahat ng nagsimula sa mga successful na company ay doon din siya nag-work noon, siyang naggawa. So, ito, masarap, pinaka magandang system na ilulunch niya ay yung pricing, recipe, at yung tamang-tamang swag sa negosyo ay ito yung ay franchise natin. So, napag-usapan namin sa recipe, pwede kayo mag-franchise sa recipe. So, kahit saan pa gusto nyo mag-business, kahit sa ang sulok pa ng Pilipinas, ang franchise natin sa recipe, 500,000 per store. So, kung gusto nyo naman, dito naman sa Cebu area, ang franchise niya is 200,000. So, magsusupply siya ng baboy at manok at sauce. So, syempre, babayaran nyo yung isusupply. But, ang good news, hindi niya hawak yung pricing. Kayo mismo mag-manage sa pricing. So, yun yung pinakamaganda sa Decoy's Lechon House. So, ito, inaayos yung mga peppers. So, ang pinaka maganda naman dito sa franchise is yung standard yon at saka yung recipe. So, hindi siya basta-basta baguhan. Experience kung experience ang pag-uusapan. Legend. So, para sa akin, iba yung motivation ko, iba yung rules ko sa negosyo. So sa negosyo naman, para sa akin, ito yung pag-promote, paggawa ng advertisement, paglikom ng tamang impormasyon para maganda naman yung delivery natin sa komunidad. So ito yung some of my creation. So I decided na tulungan siya sa market at saka sa franchise at para maintindihan din. So, ito yung franchise na hindi kayo malulugi. Kasi per area or per city, hindi siya magkaparas-paras ng price. It's like Mang Insal or Jollibee or kung ano man yung mga ibang franchise na paras lang yung presyo. Siyempre, kung gusto mong mag-markups ng price, pwede. Kung gusto mong mag-down ng price, pwede. So, ang kagandahan sa franchise na nilunsad namin ay walang limit. So, ang ano lang dito, siyempre, ang sasabihin ko sa inyo, kung magpa-franchise man kayo sa Decoy's Lechon House,
Kung sa Cebu kayo mag-base or sa Davao or sa Manila or kung anumang sa anumang part ng Pilipinas, kung pipiliin yung recipe, yun yung ipagkakaloob ng company. So, yun yung i-guide kung paano i-manage yung recipe na may rights na pwede niyong gamitin. Siyempre, binayaran niyo ng kalahating million yun eh. So, siyempre. Pero kung mahirapan kayo sa pag-ano ng recipe, pwede naman mag-supply na lang ng sauce. So, dyan na lang kayo bibili ng mga gagamiting baboy, pork belly, yempo, tsaka manok sa mismong lugar nyo para hindi na, para presko. So, ganun lang yun. But at the same time, ang gagamitin yung syempreng pangalan, eh yung pangalan na ipinapranchise nyo. So, ang kagandahan doon, sa kalating million, kasama nandun yung marketing support. So, ano ba yung mga marketing support natin? Ito yung may landing website kayo, may promotion video kayo, at the same time, meron kayong online reservation. So, ano itong reservation na to? Paano makukuha at paano makakatulong sa franchise business nyo? So, ito yung maganda. So, sa lahat ng location ng mga franchise sa buong Pilipinas, kung saan naka-base yung server at saka yung address ng client, i-refer dun sa malapit na store nyo. Hindi ba maganda yun? Napakaganda talaga. Kasi, syempre, hindi na kayo mag-worry for selling items dahil meron ng management sa mismong online platform. So, yun yung kagandahan doon. So, napag-usapan na namin yon. So, malinis na. Ang maganda na lang ng ang gagawin is kung mag-join kayo. So, ito lang yon. So, alam ko naman talaga, business is business. Siyempre, kung saan ang pinakamagandang kitaan, siyempre, doon talaga sa expert. So, for example, expert ako sa SEO, sa ranking promotion, expert ako sa paggawa ng website. So, doon ako sa expert at may experience kasi alam niya paano humawak ng server, alam niya paano mag-process ng mga error. So, parang ganun lang yon. So, itong si Decoy's Lechon House. Bakit ko siya tutulungan? Ay dahil maganda yung reputation niya, maganda yung pagiging hardworking niya, at the same time, quality. Quality yung produkto niya, at ito yung ipagmamalaki ko talaga. Dahil for how many days na pagtatrabaho ko as farmer sa pag-aalaga ng baka. Ito, walang halong biro to. So, napakaganda ng feeling na matikman mo yung masarap na pagkain sa hapon. So, hapon yon. End of the day, natikman ko. So, parang sumasabog siya. Yempo pa lang yon, hindi ko pa natikman yung lechon belly. What if pa kaya yung lechon belly, di ba? So natikman ko yung yempo at saka yung lechon manok. Napakasarap. So natikman ko na yung, syempre natikman ko na yung baliwag. Natikman ko na yung mang inasal. Chok to go. Lahat ng mga chicken na nagbibigay platform sa mga franchise. Natikman ko na. But iba to. So, iyon yung testimonial ko. So, iyon yung pinaka-the best. Pag sinabing bakit naging successful yung isang company, dahil sa isang tao. So, iyon yung ibig kong sabihin. So, kung merong taong legend
Ay, ito yun. Ito yung sinasabi ko. So, wala na akong pwede pang gagamitin pang plataforma. Dahil yun yung na-experience ko, yun yung nagawa ko, at yun yung sasabihin ko. Siyempre, prangka ako eh. At saka kung ano yung dapat kong ipromote, ayun yun ay gusto ko. Siyempre, gusto ko yun ipromote yun eh. Pero sa bandang huli, ang pagpupromote ng produkto ay hindi basta-basta. At ayaw ko mag-promote ng produkto na hindi maganda sa masa. So, well, two option pwede kong gawin yan, but not in a good way. Siyempre, dahil why na hindi in a good way? Dahil siyempre, hindi, ano eh, hindi feel mo eh. So, pag feel mo kasi isang bagay, maipagmamalaki mo talaga. Siyempre, hindi biro yung kalating milyon. Hindi biro yung 200,000. Kahit ako, kahit maraming hindi nagbabayad sa akin, lampas pa ng 100,000. Well, sana magbayad na ngayon. At saka, siyempre, ganun lang yun. Sa business is business. So, ganun lang yun, di ba? So, why na ipromote ko to at why na para masubuan nyo ay dahil para to sa inyo. Aanhin nyo yung pera na tutulog sa bangko na hindi gumagalaw. Sabihin natin, 0.1%. Eh, syempre, alam ko na yung bangko eh. Hindi naman ganang, hindi naman sila magpapalaki ng pera nyo eh. Kumbaga, cents per cents lang yung itutubo ng pera nyo sa bangko. Pero, ito ang masasabi ko sa inyo, kung willing kayo na dumami ang pera nyo at saka malaman nyo ang history sa business na totoong franchise. Pag sinabing totoong franchise, is totoo. Hindi ito yung franchise na pang small. Ito yung ang franchise nito is pang malaki ang franchise. So, pag sinabing pang malaki ang franchise, pag malaki ang kita. So, hindi tayo magpa-franchise na pangmaliitan. E paano tayo magkakaroon ng successful life na mabilisan? Hindi ganun. So, as a business kasi, ganito yan. Kung willing ka na umaman, willing ka mag-take ng rest, syempre, ang pag-purchase mo ng franchise is lifetime. So, hindi to monthly, yearly. Ito ay lifetime. Sa kalating milyon, lifetime mo, gagamitin yung pangalan at lifetime din na gagamitin mo yung recipe. So, iyon yung pinaka-the best. So, lifetime din na yung marketing support. So, saan ka pa makakahanap ng ganung platform? Di ba? Wala. Siyempre, ang masasabi ko is, it's a good opportunity na meron talagang ganitong platform. So, good opportunity na meron ganitong business talaga. So, ibibigay ko sa inyo yung contact info namin. So, ako din yung mag-arrange ng appointment sa partner ko. At yun yung kung mapag-uusapan ng maayos, well, ito na yung magiging time nyo na magiging successful sa buhay. So, syempre, free at buong loob sa business, yun lang naman ang masasabi ko at saka hindi yung magdidepende kayo sa mga kaibigan, magdidepende kayo sa pamilya, kailangan by your own decision. Kasi, gaya ko, decision ko na magnegosyo at decision ko na mag-aral ng entrepreneur at decision ko at magtapos ng technology. At dahil doon, lahat ng down at failure
Nalampasan ko yun, syempre. So, lahat ng mga bagay-bagay na yan, kasama yan sa pagiging achievement na yan. So, mawala ka man sa mundo, may achievement ka. Meron kang ipamana sa mga anak mo. End of the day, meron kang iiwan sa kanila. So, ano yun? Business. So, mawala ka man, at least hindi ka nila sisisihin dahil may iniwan ka business. So, kung mawala ka, iniwan mo lang ang pera, end of the day, kasalanan mo yun dahil ubos ang pera, hindi na palago. Siyempre, wala. Pagmamalaki mo lang, may iniwanan kitang pera sa bangko. Yun lang. Tapos, ano pa? Wala lang, pera lang. Paano matututo yung mga anak nyo? Kung ganun lang, kung tuturuan nyo yung pag-business, well, willing to success, di ba? Ganun lang. So, ang masasabi ko lang, ang testimonial ko at saka achievement ko, I'm just sharing the truth. So, ganun lang yun. So, franchise, lifetime. So, sa franchise dito sa Cebu is 200,000. Bakit 200,000 lang? Bakit sa Manila o sa labas eh malaki ang costing? Syempre. Pag sinabing malaki ang costing, ang daming babayarin eh. Hindi biro yung pag-deliver o pag-create ng mga basta ang masasabi ko lang dito sa Cebu, nandito yung pinaka-main eh. Pag sa Manila, syempre, nandun yung pinaka-hard work na pagmamanage. Kaya ganun ang presyuhan natin. So, huwag kayong magtaka kung ganun. Kasi, ang balamban niyan po naman, wala naman silang 200, eh, 500 agad. At the same time, hindi ganun ka... Siyempre, wala ng quality ingredients dahil nag-start na siya ng sarili niya eh. So, kung sino yung legend, well, siya yung magiging successful, di ba? O, ganito, bigyan ko kayo ng idea. Magsusugal ba kayo ng business kung ang operation is wala doon ang magaling? Di ba? Disappointment. At saka, paano nyo imamanage yun? Well, sabihin natin, there's a 50%, 80%, still working pa rin. Pero wala din yung ano dun, yung pinaka core. Pag sinasabing core, yung pinaka gitna. So, yun lang yung ano ko. Kung business-minded ka, naintindihan mo na yun. So, ito yung pinaka way natin. So, nasabi ko lang yon at dahil achievement din niya yon kasi part din siya dun eh. So, may karapatan. Lahat ng bagay may karapatan. For example, ako, may karapatan ako na naging successful ang isang company, na nagkaroon ng website ang isang company, may karapatan ako na sabihin ko na ako nagplano niyan eh. Ako nag-customize din, ako nag-market din eh. So, ganun lang 'yun. So, ito yung nakakatawa. Pumasok ako sa isang company. Eh itong company na to, may-ari isang Arab, isang Yemen. So, dahil pagdating ko, paggulat ako dahil bah, saan yung website niyo? Bakit ganito yung operation nyo? Bakit may call center kayo? Bakit ang dami yung business na offered? But, tapos kulang-kulang ang mga documents. Siyempre, shock ako. Putak na. Tapos nasa Ortigas pa. So, anytime, pwede yung ipasara. Walang kaukulan na tamang employment. So, ang masasabi ko lang, nung pagpasok ko sa isang company, ano yun eh, pro-appointment settings pa yun eh. Tapos nag-create naman siya ng bagong company na One Pro Solution that buti sabi ko, lupit nitong foreigner na to na. Kasi, iasa pa naman sa akin yung operation niya sa
personal company website. So, dahil maraming naging existing na empleyado doon, syempre, anong sabi ko? Ay, bakit ang tagal-tagal nyo nakapag-create ng ganito? Tapos, sasisihan sila dahil sa boss. Dahil doon sa kasosyo ko. Yung kasosyo ko naman, na Yemen. At dahil sa mga empleyado. Puti, sabi ko, puti, ako nasa gitna. Sisihan. So, hindi ko pinansin sila both side. Ang ginawa ko, moving forward until natapos yung site. Pagkatapos yung site, I decided na i-cut ko. Dahil, nalaman ko, may attitude. At the same time, mga maraming mga errors siyang ginagawa na hindi aligned dun sa tamang ginagawa ko. So, I'm just cut the operation. Boom, move forward ako. So, that's it. So, may karapatan ako sabihin yun dahil part ako dun eh. No contract, no agreement, it's just talk, it's just a business. That's it. Yun yung, siyempre, pag nag-franchise kayo, may karapatan kayo na magsabi na negosyo ko yung nandun sa ganitong lugar. Mm. So, yun yung pagiging successful. Yun yung pagiging isang legend pagdating sa business. So, yun lang ang masasabi ko. Outside of Cebu, ang babayaran yung franchise is 500,000 lifetime na yon. So, pag-uusapan lang natin yung ibang info at saka pagdating sa appointment, sa meeting. So, sa mga taga Cebu naman, 200,000 para sa franchise. So, that is pag-uusapan din natin yung by proposal. So, yun lang. Pwede ko yung tumawag sa number ko na 0977-150-438. So, ulitin ko ulit. 0937-150-438. At saka pwede kayo mag-email din sa official email natin sa info@webkingston.online. So, yun. Marireceive ko yung mga ano nyo, yung mga request nyo for inquiry. So, tatanggapin ko yung inquiry nyo for franchise. So, pag-uusapan natin yan for franchise. So, paano natin i-start yung business nyo? So, ito na. Unang pioneer. Sino magiging unang pioneer sa franchise na ito? Kasi kaka-launch lang ng franchise na to. But existing na to na matagal na. But this, he decided na mag-franchise dahil gusto niya dumami ang kanyang branch na kasama kayo. So, yun yung pinakamaganda. Hindi niya susuluhin, di ba? So, ang ginawa niya, sharing for business for other people na magkaroon ng sariling personal business. So, thank you so much. Ayun, waiting ako sa mga inquiry niyo.